Good morning, Marianne. Good morning, sir. Handa ka na ba? Oo, sir. Naka-prepare ka na ng mga damit mo? Oo, sir. Ah, sige. Paalam muna kita sa papa mo, ha? Sige, sir. Okay, sige. Tara, kunin mo na yung mga gamit mo. Sige. Ayan, good morning, Jenaline. Good morning po, sir. Oh, kaigising mo lang, ha? Ayan, Jenaline, ready ka na ba? Ready ka na? Opo, sir. Sige, naka-prepare na ba yung mga damit mo? Opo, naka-prepare. Okay, so tara. Okay na, let's go. Thank you.
gorgeous today. Ito yung katanungan din namin sa'yo. Ano sa tingin mo ang numero unong dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan dito sa Pilipinas? Ang dapat po pagtuunan ng pansin ang mga kagaya ng mga nagbubuki, ganun. Para lang po umangat sila unti, ganun. Para kahit papano marami naman silang aanihin, ganun. Para kahit papano marami rin silang maibahagi. Maibahagi sa kanyang pamilya, sa kanyang kapwa tao. Sige, sige. Hello, Jenaline. Good morning. Looks so pretty. Ito naman, may tanong kami sa'yo. Ano sa tingin mo ang numero unong dapat tuunan ng pansin ng ating pamahalaan dito sa Pilipinas at bakit? Yung nawalan ng trabaho po. Bakit? Sa pandemic po. So, ang gusto mong sabihin, mas bigyan sila ng trabaho, especially ngayong pandemic, nawalan nga sila. So, pagtuunan ng pansin ang mga nawalan ng trabaho. Okay. Sige, sige. Hello, Marianne. Ganda-ganda mo ngayon. So, may tanong kami sa'yo. Ito naman. Ano sa tingin mo ang numero unong dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaang Pilipinas? So, bakit? Poverty, ate. Kasi yun lang naman yung problema ng Pilipinas, yung kahirapan. Marami ang yung mayaman, hindi nila alam yung mga mahirap, madami silang ginagasta para sa ikaka-onlad nila. Tapos hindi nila alam na madaming naghihirap, madaming mahirap na nangangailangan ng pagkain. Mas inuuna nila yung sarili, yung pangangailangan nila na hindi nila alam. Yung mga mahihirap naghahanap ng pagkain para lang may makain sila. Tapos yung mga mayayaman, hindi nila iniisip yung yung mga mahihirap ganun. Like nag-stay sila sa pagpapayaman samantalang yung mga mahihirap hindi nila alam yung mga ginagawa, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain nila ganun. Well said. Sige. We'll be right back.
pangalawang question na to. Sa tingin mo, malaking problema ba ang kahirapan at kakulangan ng trabaho sa ating bansa? Oo o hindi at bakit? Oo. Kasi malaking problema talaga yung kahirapan sa bansa natin. Kasi yung mga tao kailangan talaga nila nagtrabaho ngayon. Kasi nga ganito nga, maraming naghihirap ngayon kasi nga pandemic, di ba? So, kailangan nila ng trabaho at kailangan nila ng pera para sa mga pamilya nila. Kaya kailangan nila talaga ng trabaho ngayon. Natitense na si Marian. Okay lang. Sige. Kaya mo yan. Talagang problema po talaga yung kahirapan tapos kakulangan ng trabaho. Kasi doon lang po kumukuha yung mga tao ng sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, sir. Sige. Salamat sa answer, Marian. Thank you din po. So, ito yun. Sa tingin mo, malaking problema ba ang kahirapan at kakulangan ng trabaho sa ating bansa? Oo, hindi, at bakit? Para sa akin po, oo. Kasi po, simula nagka-pandemic, nagkahirap-hirap na po ang mga tao at nawalan po sila ng trabaho. At yun nga po, lalo na po umihigpit, nawawalan po lahat ng trabaho. Ngayon po, kailangan po ng mga tao ng pera. Dapat po, magbigay na sila ng magandang trabaho para kahit papano po, maitaguyod nila ang kanilang mga pamilya sa pang-araw-araw. Like, makabili sila ng mga kailangan nila sa pamumuhay, sa kanilang bahay, at mabilihan ng mga kailangan ng kanyang mga anak, mga kapwa-tao, or ano, pwede rin siyang mag-donate, ganon, kung love sa puso, or ano, kung gusto niyang magtulong, ganon. Kaya, mahirap ngayon kasi, ano, mahigpit, lalo na po, humigpit ang mga tao, lumalala po ang COVID, lalo na po yung bagong Omicron variant. Maraming natatamaan, ganun. Yun lang. So, salamat, Ami. Ayan, so, Jenaline, handa ka na ba sa itatanong ko sa'yo? So, ito yun, pangalawang question. Sa tingin mo, malaking problema ba ang kahirapan at kakulangan ng trabaho sa ating bansa? O hindi, at bakit? Sa tingin ko po, oo. Kasi po ngayon po, maraming nawalan po ng trabaho dahil po sa pandemya. Kaya... Ay, kaya mo yan, Jenaline. Nawalan po sila ng trabaho dahil po sa pandemya. Dahil... Ngayon po... Dahil kailangan nila. Dahil po kailangan po nila ng pera. Trabaho. So, kailangan nila magtrabaho. Ganun. Kailangan po nila ng pera at kailangan po nila ng trabaho. Para sa pamilya. Para po sa mga pamilya nila at... Sige. Question na tayo. Alam naman natin lahat na maraming mahirap dito sa bansa natin. So, sa tingin mo, paano kaya masusolusyonan ang kahirapan dito sa Pilipinas? Masusolusyonan ito sa pagtutulungan ate or ano, parang magtutulungan sila para mapaunlad yung bansa. Hindi nagsasari-sari-sari din silang ano,
sinasarili nila para lang umangat sila, ganun. So, sino yung tinutukoy mo sila? Yeah, yung mga ano, yung mga namumuno sa ating bansa. So, yung parang gusto mo sabihin, magkaroon tayo ng ano, pagkakaisa. Unity. Yes. Okay na. So, yun lang ba yung sagot mo? Kinabahan ka. Sige, sige. So, third question naman tayo, Jeneline. Maging, ano ko lang, huwag kang kabahan masyado, ha? Yan, chill-chill lang. Okay. Ito, alam naman nating lahat na maraming mahirap sa bansa. Sa tingin mo, paano kaya masusolusyonan ang kahirapan dito sa bansa? Ang solusyon ko yan ay yung mga tao ko, bigyan ko ng trabaho para po may kinabukasan po yung mga pamilya nila. Okay na. Okay, thank you. Very good. Tama naman yung ano, tama naman yung sinabi ni Jenna ni na ano. Na nga, trabaho para kay paano yun? May kinabukasan at may pagkukunan sila ng pagkain sa pang-araw-araw. Kung wala naman kasi trabaho, wala din. Kawawa. Yes. Mapipilitan ng mga tao na gumawa ng masama. Okay, very good. Hi. Third question na tayo. Alam naman natin lahat na maraming mahirap dito sa bansa. Sa tingin mo, paano natin masusolusyonan ang kahirapan dito sa bansa? Para sa akin po, para masolusyonan ang problema, dapat po magkaisahan tayo, magtulungan para kahit papano maitaguyod ganun. At dapat hindi sira magsasari-sarili. Dapat iahon natin, magtulungan tayo bawat isang tao, kapwa o pamilya nating tao. Ayun. Thank you.
Mark said. Quote, I was watching and listening to Joe Biden's speech last night. He was talking about American jobs made in America, American products and services that are made in America. I'll be honest with you, my fellow Americans. I couldn't stop laughing, and I was also pissed at the same time, while listening to his rhetoric fantasy. If he's serious about jobs in America, then he should sign an executive order banning outsourcing of American jobs overseas. The heck, man, what is left for the Americans? Many jobs were outsourced, and will continue to be outsourced to third world countries for very cheap labor. Where are the jobs that were supposed to be for you, my fellow Americans? Gone, outsourced to poor countries like the Philippines for a very cheap labor cost. You see, my friends, I am pro-America and for the American people. It's the corruption, exploitation, and lies that I hate, no, not the United States and its people. And to my fellow Filipinos. The heck, man, you are all exploited for cheap labor. Remember, you don't owe them anything. It's them who owe you a lot because of your slave-like wages. Down with crony capitalism. Unquote. Mark said, quote, whenever I call my bank, I talk to a Filipino call center agent. Whenever I call my credit card company, I talk to a Filipino call center agent. Whenever I call my cell phone carrier, I talk to a Filipino call center agent. Whenever I call my internet provider, I talk to a Filipino call center agent. So where are your jobs, my fellow Americans? Where are the jobs that are supposed to be yours? They are gone. The jobs that were supposed to be for the Americans were outsourced to third world countries like the Philippines. The jobs were outsourced for cheap labor, so those crony businessmen can save huge amount of money. Workers from third world countries are exploited for cheap labor, yes indeed. My friends, I have no problem with capitalism. It is the crony capitalism and crony businessman that I despise. Unfortunately, people are driven by greed, and that is the reality. Unquote. Thank you.
Thank you.